What's up mga kamapranatics, isang panibagong video na naman ang ituturo ko sa inyo na kung saan makikita nyo kung sino yung madalas na nakakausap ng mga kapartner ninyo sa madaling salita, mga asawa nyo, jowa nyo, boyfriend or girlfriend ninyo gamit ang messenger, pwede rin Facebook. Yan yung pinakakailangan sa tutorial na ito. Dapat meron pa Facebook, syempre, saka messenger. Syempre, dapat meron pa din jowa, diba? At may asawa ka, may girlfriend ka, boyfriend ka, para gumana to. Okay? Madali lang itong tutorial na to. Hindi ito ganun kahirap gawin. Kahit na sino, kayang-kaya sundan to. Then, kailangan lang may internet connection. Kasi nga, bubuksan natin yung Facebook tsaka yung messenger. So, paano mo nga ba magagawa tong trick na to? Sobrang dali lang. Pero bago natin simulan tong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, subscribe mo na to and hit the notification bell. And kung nagustuhan mo tong video na to, ilike mo na rin ang video nito kasi sobrang laking tulong ng video na to para sa mga nag-aalaman sa kanilang mga partner kung sila ba ay winawalang ya o iniibutan sa ulo ng kanilang mga partner. So, ito guys, andito tayo sa video na to. Explain ko muna itong trick na gagawin ko. Ang trick na gagawin natin ay kailangan hawak mo yung cellphone ng partner mo, ng jowa mo or ng asawa mo. Okay? Ali, hindi to pwede sa long distance relationship o yung tinatawag na LDR. Kasi nga, kailangan mong mahawakan yung cellphone niya para malaman mo kung sino yung mga nakakachat niya. Kahit burahin niya yung convo or yung usapan, yung message makikita mo pa din. Okay? So, yun yung downside sa video na to. Kasi nga, yung mga ano natin, followers natin, subscribers natin na may LDR na relationship, baka hindi ito magawa kasi nga kailangan na yung cellphone. Kasi i-check mo nga yung cellphone niya, napakabilis lang, di ba? Siguro naman, di ba, ikaw na nanonood ngayon, di ba, yung partner mo, hihiramin mo yung cellphone niya para hawakan mo or maglaro or manood ng mga movies, mga ganon, tapos ayaw niyang ipahawak sa'yo, di ba? Doon pa lang magtataka ka na eh, di ba? So wala naman sigurong partner na ganon, siguro bawat jowa or asawa natin, nahawakan natin yung mga cellphone nila, di ba? Alam natin yung mga pin code at yung password ng cellphone. Although, hindi natin alam yung mga password ng messenger nila or ng Facebook. Pero, alam natin kung paano buksan yung cellphone nila. Puro naman, lahat tayo, nahawakan natin yung cellphone ng mga partner natin, di ba? Pera na lang doon sa mga ayaw talagang ipahawak yung cellphone nila. Ang gusto lang nila ipahawak ay yung ganon na ayaw nila ipahawak yung cellphone nila. Alam mo na, magduna ka na. Ara, start na natin yung video tutorial, guys. So guys, ito yung tricks na ituturo ko. Mukhang marami na namang mag-asawa at mga mag-jowa, mag-partner ang mag-aaway dito sa tricks na to. So ito, booking ka na. So unan yung gagawin, guys. Click nyo to, itong tatlong guhit sa bandang taas sa kanan. Yan, tapos napunta na kayo dito, scroll down nyo pababa, click nyo yan yung settings and privacy, click nyo yung settings. So ito, magpupunta siya dito, then hanapin nyo yung ito, stories sa bandang baba, scroll down nyo, then magpupunta kayo dito guys. Then click nyo to, itong story privacy. So yan, makikita nyo sa mga partner nyo. So example yan, naka-public. So kung nakikita nyo, ayan yung hide story from. So hindi siya maklik, di ba? So para maklik nyo yan, ito, babaguhin nyo to. Ilipat nyo to sa friends. Click nyo yung friends. So yan, mag-start ng magka-bookingan guys. So kapag na-click nyo na yan, may click nyo na tong hide story from. So click nyo yan. Tapos yan, lalabas yung mga friends ng asawa nyo, jowa nyo, boyfriend, girlfriend nyo, ayan, mga friends nya yan. So syempre, kayo yung may hawak ng cellphone nya, diba? Yan, makikita nyo yung mga friends nya. So para makita nyo yung mga nakaka-chat niya na hindi niya friend, syempre itatago niya yon kasi syempre gagamit ng ano yon, ng dummy account, diba, para hindi makita, hindi niya makita.
So, swipe nyo lang ito pakaliwa. Ayan. So, ano ibig sabihin nito? Itong mga nasa kaliwa nito, ito yung mga nakaka-chat ng asawa nyo, guys. Ayan. So, ito ay hindi niya friend. Hindi niya friend yan. Yan, yung mga nandyan. So, itong nasa kaliwa, ayan, ayan yung mga friends niya sa Facebook niya. Itong nasa kanan, pag sinwipe niyo pa kaliwa, ayan yung mga nakaka-chat niya na hindi niya friend. So kung may napaghihinalaan kayo dyan na kahinahinala na sa tingin nyo, pwede nyong i-stock yan, guys. Yan, isa-isa na yan. I-stock nyo. Tingnan nyo yung mga profile kung may kahinahinala ba naman para sa inyo. So, dyan lang yan, guys. Dyan nyo makikita yan. Yung mga nakaka-chat ng asawa nyo, ng mister nyo, ng jowa nyo. Yan, dyan yun, dyan napupunta yan, guys. So, paano kung gusto nyong makita yung mga messages, yung conversation nila? Kung gusto nyo makita kung na-delete na. So, may paraan dyan, guys. Ituturo ko din sa inyo. So, eto, back natin. Back ulit natin. Back ulit. So, diba dito sa settings and privacy, punta kayo dito sa may bandang baba. Ito sa your information. Yan, information ng ano nyo yan, ha, ng asawa nyo, ha, kasi hawak nyo nga yung cellphone niya. So, bubukingin nyo nga siya kung may ginagawa siyang kagaguhan. So, yun, kung nakita nyo, download your information. Download your information. So, click nyo yun. Ayan, mapupunta siya dito itong download, sa download your information. Kung may nakikita kayo, request copy. So ayan, pwede kayo mag-request copy ng mga yan. So, ang gagawin nyo, i-uncheck nyo to lahat. I-uncheck nyo. Click nyo lang itong deselect all. Siyempre, ang pipiliin nyo lang dyan is ito, itong messages. Kasi gusto nyo malaman yung mga combo sa mga pinakita ko kanina. So yun yun, i-click nyo yung messages. Then, punta kayo dito sa baba. Sa bandang baba, guys, ha. Then yan, create file. So, automatic yan, magda-download, guys. Yung kinlik nyo na messages sa taas. Ita-download nya yan. So, depende sa kung gaano karaming messages yung pwedeng ma-recover na may da-download. So, ito. So, ito yung date range. So, kung gusto nyo malaman, example, yung mga messages sa messenger niya, kunyari, 5 years ago. So, yan, babaguhin nyo lang yung date. Yeah, kunyari, 2 years ago or 1 month ago. Diyan, pwede nyo baguhin. Then yung sakop ng date na yon, yun yung madadownload na file na mga message kapag dinownload nyo dito sa create file. So yun, guys, ganun lang kadali para mabuking nyo yung, kung may ginagawang kagagawa ng inyong partner, jowa, asawa, guys. So yan lang ang ating munting tutorial para ngayon. Ayo, may nalaman kayo. Pwede nyo lang gawin yon kung nangihinala kayo sa inyong mga partner. So, yun lang, guys.